Si John 10 verse 10. So sa sinasabi natin John 10 verse 10, I think so, napakadami na na Netflix sugulo to. Pero I want to share about this one sa sitwasyon ngayon na nagdo-double time din si Satan para nakawin ka. Hindi ka lang nakawin bagkos tawag dito, bibigyan ka pa niyang ihihiwalay ka niya kay Lord. Kaya tinan po natin dyan, not but they may steal and to kill, destroy. I can have life and did not have abundantly. At yun yung pag-aaralan natin na ang magnanakaw daw ay pumunta or si Satan ay pupunta dito para nakawin. Ano pa? Para sirain. At igit sa lahat po talagang ililigaw ka niya. Kaya nga pong pag-aaralan tayo is all about, sabi niya dito, yung abundantly. If we truly, if you are follower, it's sinusundan mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng napakagandang buhay. Kaya nga po yung pag-aaralan natin ngayon is all about, your life, kung paano mo sundan ng Diyos. Sapagkat hindi mo susundan, tingnan niyo po yung warning dito, to steal, to kill, and to destroy. Yun yung pag-aaralan natin tatlo. To steal, to kill, and to destroy. Ano po yung ninanakaw ni Satan sa atin? Tingnan po natin, number one na ninanakaw ni Satan sa atin, the joy in serving God. Tandaan po natin, sitwasyon na to, walang church, walang activities, walang gawain sa church, at only in the house. Ang ninanakaw ni Satan po ngayon, sa sitwasyon na to, yung joy mo na mag-serve kay God. Pero tandaan mo to, napakasarap mag-serve kay Lord sa sitwasyon na to. Either the pandemic na nangyayari na to, napakasarap pa rin mag-serve kay Lord. Paano mo papatunayan yung mag-serve mo? In your prayer, kailangan ka ng Diyos sa pananalangin ngayon. Napakadami po mga kapatid po ang siyang namamatay araw-araw, especially sa mga doctors, sa medical staff. Kaya nga po dapat hindi mawala yung joy mo. Paano mo ipapakita yung serve mo kay Lord? Either wala namang church, wala naman yung mga ministry. Ang ministry mo po ngayon, mga kapatid, if you are nakikinig ngayon, ang ministry mo ngayon, kapatid, is to pray. Pray to all the frontliners. Pray to your family. Pray to your relatives na makakilala sila kay Lord. Kaya nga po napakasarap yun. Ang ninanakaw ni Satanas yung joy mo to serve God. Nawa po wag mong hayaan na nakawin po ni Satanas ang joy mo to serve God. Ano pa yung sabi niya dito? Ano po yung ninanakaw ni Satanas? The blessing. Right? Talagang meron mga pagpapala para sa iyo nawa. Eh, because tumigil kang nanalangin, hindi mo na nakamtan yung blessing na yan. Ay kapatid, if you are hearing right now, nakikinig ka right now, huwag mong hayaan na yung pagpapala na yun na hindi mo makamtan. You must be pray. Lord, thank you. Ang mga pagpapala na galing sa'yo ay makakamtan ko. No, maraming pagpapala na hindi natin natatamtan. Why? It's because sinukuhan mo na ng panalangin. No, kapag nakikinig ka ngayon right now, kapag may pangalan, sukuhan ito ng panalangin. So sabi niya, the blessings coming at may mga pagpapananawa na para sa atin, pero ang nangyayari mo talaga ay sinukuhan mo na kasi ng panalangin. If you are youth right now na nakikinig, start praying to the Lord na huwag kang sumuko ng panalangin ko ang pangarap ko. Kaya bigay ng Diyos yung pangarap mo. So about your trust to the Lord, gaano ba talaki talaga yung tiwala mo kay Lord? Kaya nga mga kapatid niya, lahat na nakikinig niya right now, yun po yung ninanakaw sa banas. The joy of serving God. Yung pangalawa, yung pagpapala. Pangalawa po na pag-aralan natin ngayon, sabi niya dito, kill. Ano ba yung tinapak ay isa na sa atin? Tandaan po natin na kill, hindi literally na kanya-kanyang patayin. Tandaan po natin mga kapatid na nakikinig ngayon, hindi ka kanya patayin ni Satanas. Wala siyang kakayahan na kunin yung buhay mo. Tandaan mo, wala siyang karapatan na kunin yung buhay mo. Ang kaya lang niya ay paglaruan ka. Ang kaya lang niya yung inigaw ka. Tandaan natin, ang kaya niyang gawin pa ito, your good spirit. Inaalis ni Satanan yung tamang espiritu mo para sa ganun. Tandaan mo natin, para sa ganun, humuwalay ka kay Lord. The way na hindi na yung spirit mo'y naliligaw na po, yung spirit mo'y talagang nililigaw ka na ni Satanas. Yun niya po, nag-i-start ka na din na nag-iiba po yung spirit. Tama mo, kung mali yung spirit mo, puro palpak yung ginagawa mo. Kapag mali yung spirit na naka-built-in po sa atin,
ang nangyayari po kasi kapag mali yung nakabuild na spirit sa atin, sometimes full fault pa, why? Nakakagawa ka ng kamalian. Tapos mali po kasi yung spirit na gagawa natin. Mali kasi yung nakabuild na spirit sa atin. Kaya nga po yun yung nilalakan ni Satanas. Kaya yung mga bagay na ginagawa mo na nakakapaghihiwalay kay Lord, alisin mo sapagkat yan yung trabaho ni Satanas. All the addiction ka na hinihiwalay ka kay Lord, tandaan mo po yun, inaalis mo yun. Spirit mo para mapalayo ka kay Lord. In the Old Testament, kasi nagbabasa ako ngayon sa Old Testament, the way na nakakagawa sila ng hindi nakakalugod kay Lord, takot silang tumingin sa taas, takot silang manalangin. Why? Yung spirit nila'y mali. Nakagawa sila ng kasalanan at takot silang manalangin. Takot na takot po silang tumingin kay Lord. Why? Yung spirit nila'y mali. Yun po yung kinikil ni Satanas. Yun ang pinapatay niya. Yun po yung inaalis niya. Yun po yung talagang tinatanggal niya para sa ganun. Ay, mapalayo pa kay Lord. Ano ba yung yung pinapatay ni Satanas? Your faith. Yung pananampalataya mo na ang laki-laki yung faith mo noon. Na kaya ni Lord ibigay lahat ng pangangailangan mo. Kaya ibigay ni Lord yung pangarap mo. It because na nahiwalay na yung spirit mo kay Lord. Yun na. Nawala na yung pananampalataya. Hindi ako makakagraduate. Labandira lang yung nanay ko. Hindi ako makakagraduate kasi agpapalot lang ang papa ko. Hindi ako makakagraduate na kasi nga po, nawala yung faith. Ay huwag kang pumayag na papatayin ni Satanas po yung faith mo. You must be, paglaban mo ito, maniniwala kayo because Matthew 19 verse 26 said, nothing impossible of God. Kayang-kaya ibigay. In Jeremiah 32 verse 27, I'm always quoting this verse, walang mahirap pa sa Diyos. Kayang-kaya niya po ibigay lahat para sa iyo. Ano mga kapatid na nandito ngayon? Start believing God. Huwag kang pumayag na si Satan ay patayin niya yung faith mo. Start believing God that God will change your life. God will pour out the guide, yung i-guide ka niya patungo sa pangarap mo. Ano pa yung pinapatay po ng Diyos? Ito, pangatlo po, andun na po yung dream. Yung dream mo, yung pangarap mo. Nawala na yung faith mo at mawawala na yung pangarap. Why? Kasi nga, binibigyan ka ni Satan sa isip mo ng pag-isip na wala yan, hindi kayang ibigay. Pero tandaan mo, si Lord po'y walang imposible sa kanya. Kahit gaano kataas yung pangarap mo, kayang-kaya po ibigay ng Diyos. So huwag ka pamayag na patayin ni Satanas yan. You must be stand to your faith. Stand to your to believe in God. Pangatlo po, ang pag-aralan natin yung una, still, the joy of your serving God. Pangalawa, the blessing. Pangalawa po, kill. A, your good spirit, your faith in your dream. Yung pangatlo, ito yung pinakamatindi po na ginagawa ni Satanas sa atin. Destroy. No, huwag kang payayag na paglarawan ka lang niya. The word destroy po kasi ang hirap the word na destroy. No, sometimes nadudurog tayo. Ang dapat mandurog sa atin si Lord. Dapat ang mangdurog sa atin, si Lord yung dudurugin niya yung mga hindi nakakaaya sa atin. Hindi yung si Satan na nagdudurog sa'yo. Right? Kasi sabi niya dito, destroy. Ano yung dinidestroy ni Satan sa atin? Number one, your relationship with your family. Dinudurog niya yan. Ayaw ni Satan po na ang pamilya ko'y masaya. Ayaw ni Satan po yung pamilya ko yung talagang nagkakasiyahan. Ang gusto ni Satan ay wata. Broken family. Ay huwag kang pumayag yung hindi may panalangin. You must always pray into the Lord that your family is always andun yung peace, andun yung love, andun yung joy, andun yung unity. Right? Kaya mga kapatid na nakikinig ngayon, huwag kang pumayag na i-destroy ni Satan po ang iyong pamilya. So pangalawa na i-destroy po ni Satan, your relationship with God. Tandaan mo po, yan yung gustong-gusto niyang sirahin. Kaya huwag na dapat kumayan. Kapatid, paano po natin malalabanan yung pag-destroy ni Satan natin? Maging babad ka lang sa panalangin. Magkaroon ka ng right time o oras talaga na magbasa ng Bible. At if God talagang sinabi ni Lord na magbasa ka, anak, magbasa ka. Alam mo ba, minsan kasi nangyayari sa'yo, inutusan ka na ni Lord magbasa, ayaw mo pa magbasa. Eh, paano mo malalabanan ang mga temptation ni Satan without knowing the Bible? Without knowing the promise of God? The promise of God is about 34,000 promise of God. Ni isa wala kang alam. Paano mo siya lalabanan? Paano mo lalabanan yung temptation? Paano mo lalabanan yung temptation without knowing the Bible?
the Bible po, ito yung ating sandata. Kung sa barrel ko, ito yung 45. Pero sa ating spirit po, ito yung sandata natin during the trials, temptation coming in our life. Ito po yung kailangan natin. You must quote the Bible. Nung nininiling lang po tayo yung Satanas, nung sinasabi yung Satanas po ay talagang, eh wala yan. Jesus said in the Bible, Satan, huwag mo kong paglaruan. Dahil alam ko po na ang salita ng Diyos, salita ng Diyos ay tama. Ang salita ng Diyos ay gagawin niya. In Numbers 23 verse 19, he said, napakatalis niya sabi na, Numbers 23 verse 19, he said po, inampo natin na, nasabi niya, ang Diyos ay hindi sinungaling gaya ng tao. Ang kanyang sinabi, ang kanyang ginagawa, ang kanyang panagpoy ay kanyang gagawin. So napakasarap po. Kapatid, yun na nakikinig ka ngayon, huwag kang pamayag na i-destroy ni Lord ang relasyon mo sa Kanya. Ang ginagawa lang ni Satan right now, because we are now living in the new world, ay sirain yung relasyon mo kay Lord. Tandaan po natin, palala ng palala na po ang sitwasyon natin ngayon. In this world, palala ng palala. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras that nasirain tayo si Tanas. Ang ginagawa namin pag nare-sari church, either sinasabi na bawal pa mag-gathering outside. So, sinasabi ko naman na meron akong social distance kasi meron kaming bagong outreach sa Kabadawan. I will preach the gospel. Because he said the Bible talaga, you must preach the gospel anuman ang mangyari. Uhaw na uhaw sila ng salita ng Diyos. Use your body to share the gospel right now. Kailangan ka ng Diyos. Pastor, hindi ko alam mag-preach the gospel. Pastor, wala pa ko alam, alam about sa Bible. Paano ko mag-share? Ito yung kapatid yung ministry mo ngayon. Kung hindi mo pa kaya mag-preach about the goodness of God, bow down your knee and use that one to pray to all the people who have sharing the word of God. Gamitin mo pong yung tungkol. Back-upan mo ang mga nag-share ng gospel inside the world. Back-upan mo ang mga doctors na napakadami na polio ang namamatay. Kaya kapatid, nandito ngayon, yun po yung pinag-aralan natin ngayon. But ito po yung promise ni Lord ng gusto ng gusto ko. Kapag nalabanan na po natin yung to steal na ni joy to serving God, the blessing to kill your good spirit, your faith in your dream, to destroy your relationship with the family, in your relationship with God, ito yung promise ni Lord po. Ang sabi niya dito, I come. Kung ipaparephrase natin, pero pumunta ako ngayon sa iyo para bibigyan kita ng buhay na sagana, payapa. Yun po yung promise nila. You must claim that promise. And because sabi ng Bible, hindi kailanman, hindi tayo pababayan ng Diyos. Either palala ng palala yung sitwasyon sa mundong ito. He said in the Bible, in Romans 8 verse 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, kahit anong pagsubok, kahit manang pandinig na yan, kahit napakadaming darating na sakuna, kung ang Diyos ang katampi mo, who able against us? Walang sino man na makakaano sa atin. You must be still kamtan mo yung mga pangako ng Diyos. Yung panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Na kahit napakahirap yung sitwasyon natin ngayon, pangako mo o Diyos na di mo ako pababayaan. Kung may sakit ka, pangako mo o Diyos na gagamutin mo ako. Kung youth ka na yung buhay niyo ay wala, halos sakto lang, sinabi mo o Diyos na kailan na hindi mo kami pababayan na kaya mo ibigay yung pangarap ko. Have faith in God. I have a good example about that. Ang pamangkin ko po, lagi kong ini-encourage na nakikinig. Ang pamangkin ko lang po, magbabalot lang po yung kanilang mama niya, magtitinda ng balot ng bandang, balot ng hanggang 5 hanggang 7. Susunod din si Ninong, yung asawa niyang lalaki from 8 to 12. Ang kanyang anak ngayon ay professional teacher na. Kaya kapatid, if you are youth right now, huwag mong tignan yung estado ng buhay niyo. Tingnan mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na siyang naglikha nitong mundo na to, na siyang naglikha sa'yo. Kaya kanyang pagpalain at kayang ibigay ng Diyos yung pagpapala na hinihingi mo. Yun yung pinag-aralan for the conclusion. Sabi niya sa conclusion na gusto kong inuman dito. Ang sabi niya dito, yung gustong-gusto kong ikaw na bigyan mo lagi yung boundaries si Satan.
lagi sa prayer mo na, Lord, in the name of Jesus, ikaw Satan ka, hindi ka pwedeng pumasok sa tahanan namin. Ikaw Satan ka, at anumang hindi nakakaayang espiritu hindi pumasok sa buhay ko, sa pamilya ko, at sa tahanan ko. Lagi mong ikot yan. And lagi mong ang kamay mo ihawak sa pader at sabi mo sa kanya, sa pader na to, I apply the blood of Jesus na walang malulukhang sakit na dadako sa tahanan namin. Because, O Lord, I command the blessing upon the blessing inside of my body. Yan po yung ating pinag-aralan na hindi tayo pababayaan. Kasama natin siya. Iyan na si Satan. Huwag mong bigyan ng space si Satan. Huwag bigyan ng kuting lang na space sapagat sisirain ka. Yan, tandaan po natin, hindi pa rin nagbabago ang Diyos. Hebrews 13 verse 8, Jesus the same yesterday, today, forevermore. Kaya nga po, kung hindi pinabayaan ng Diyos sa mga Israelites, hindi pinabayaan ng Diyos sa mga Israelita noon, comfort, blessing, foods, protection, until now, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, yun po yung pinag-aralan natin. And let's pray. So, wala na po yan. Minsan pa, O Diyos, itinataas ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, sa kabutihan mo sa mga buhay po namin. That your love, that unending love ay nararanasan po namin, Lord. Ang kabutihan mo na walang hanggan na pinaparanas mo. Protection, the guidance, the blessing na binibigay mo sa amin. We speak more in you. Tunay, O Diyos, na kung kami po'y sumusunod sa iyo. Like ang mga ginagawa ng mga ninununuan namin, Lord. That those who follow you, Lord, that those who obey you, those who love you, Lord, pinaparanas mo din, Lord, yung kakaibang pagkilos ko. Pinaparanas mo din, Lord, yung pagpapalas sa kanila. Ngayon, in our generation, naniniwala kami, Lord, na kung kami po, O Diyos, ay patuloy na sunod sa iyo. Kung kami po, patuloy, Lord, na magpuri sa iyo. Kung kami po, Lord, iyaali ang mga buhay sa iyo. Sundin ang mga inutos mo sa amin. Naniniwala din po kami, O Diyos, na hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami, Lord God, kailanman gugutumin. Ang mga pangarap po namin, naniniwala kami na you are guiding us tungo sa mga pangarap po namin. Dalangin po namin, O Diyos, kila Nanay Tess, Nanay Lori, at sa lahat ng elders sa church na to, I pray for the protection sa kanila at pakabahin mo pa, O Lord, ang kanilang mga buhay. Ilayo mo, O Diyos, ang mga sakit, Lord God. At patuloy na ipakita mo sa kanila, O Lord, the promise of the Lord, you said in Isaiah, Lord God, na hanggang pumuti ang mga buhok po namin, iingatan mo po kami, O Diyos. Patuloy na gabayan mo po mula sa pinakamatanda at pinakabata ang mga members ng Rosarios. At ang mga hindi na pumunta, Lord, dalangin po, itouch po sila at bumalik ulit, Lord God, sa pananampalataya sa iyo. At dalangin po namin, Lord God, ang mga mag-online class, kung meron mga online class, Lord God, dalangin namin po, Diyos, the wisdom and understanding sa kanila. Ang mga pamilya po nila, dalangin po namin, Lord God, ang pag-iingat mo. I-apply your blood, Jesus, Lord God, sa mga nakikinig ngayon at sa mga makikinig pa. I-apply your blood, Jesus, na kailanman hindi maawa ng sakit, Lord, at walang papasok na sakit at kanilang mga tahanan, bangkot. We declare blessing. We declare a protection, guidance, peace, joy, love, Lord God, sa kanilang mga tahanan. O Diyos, salamat po sa mga ginagawa mo sa mga buhay po namin. We ask for you, Lord God, at nananalangin din po kami, O Lord, all the past, O Lord God, hindi po nila kayang ibigay ang pangangailangan ng kanilang mga members. But I believe in you, God. You can use people to bless them, Lord God, hindi lang po sa organization po namin, because to all the pastor to believe in you, Jesus, ibigay mo ang pangangailangan din, Lord, ng kanilang mga members. Anoint them, mighty Lord, tuwing gagamitin mo sila. Dalangin po namin sa mga founders namin or Christ the Way Divine Covenant International, sila Pastor Arnold Tara, Rose Tara, and either Lord, sila Prophet Villa ay na Lida Villa, Lord God. Apostle Lida Villa, continue to protect this all the founders, Lord God, na padaluin mo sa kanila yung anointing, yung pagpapala, yung blessing, yung protection mula sa kanila patungo sa mga leaders, patungo sa mga pastors, international down dito sa Pilipinas, Lord. Dalangin po namin din, Lord God, ang aming Pangulo, Lord, dito sa bansang Pilipinas. Give him a wisdom, Lord God,
na hindi nawang kanyang desisyon ang siyang masusunod. Bakos, Lord, bigyan mo siya ng wisdom na galing sa iyo ang kanyang mga decision making. And all the pandemic team, Lord, dalangin po namin, Lord, na nawa, Diyos, hindi sila magkamali sa kanilang mga decision, Lord God. Na nawa po, O Diyos, na bigyan mo sila ng wisdom, Lord God, upang sa kanilang hindi sila magkamali, Lord, kanilang mga decision upang sa kanilang walang mamamatay, Lord, na matalo. I-bless mo po sila. Isiwalag mo sa ngayon, Lord, ng mga corruption official, Lord, at palitan mo na may takot sa iyo in the name of Jesus. At dalangin ko sa mga may sakit ngayon, nakikinig man o hindi, Lord God, mga natamaan ng COVID-19 na ba siya? Yes, I pray in the name of Jesus na makilala ka nila. Makilala nila yung good news mo, Lord God, na walang imposible na kaya mo silang gamutin. Magpakilala ka sila lalo, Lord God, mga natamaan ng sakit, O Diyos. I pray na makilala ka nila. And Lord God, dalangin ko, O Diyos, ang mga nakinig ngayon, International Man of Philippines, mga nakinig ngayon, patuloy na ibigay mo sa kanila yung love, peace, joy, protection upon the protection. Lord, nananalangin din po kami to all the frontliners, O Lord God, na tinaguriang nilang frontliners. O Lord, ingatan ko po mga frontliners na to. Pagpalain mo kanilang mga buhay. Ilayo mo sa anumang sakit, O Diyos, especially sa pandemic na to, na nawa, Lord, we apply your blood, na hindi sila makakamtama, didikitan ng sakit. Bakos, Lord God, yung pag-iingat mo sa kanila, Lord God. Salamat po, O Diyos. Lord, nananalangin din po kami, O Lord, sa walang makain ngayon. Umamit ka ng mga tao, O Diyos, na abutin ng mga walang makain, O Lord. Abutin mo sila, Lord God. Gumamit ka ng mga tao kung sa kung meron silang makain at magtiwala sila sa iyo. And even Lord ang aming outreach, Lord God, sa kabalawalan suro, alaguin mo to at lahat ng compound na yun di-declare na makilala ka. Salamat po, O Diyos. Walang ibang itinata sa pinapasalamat. In Jesus' mighty name, we love you, Father. We love you, Jesus. This we pray. You will be done, O Diyos. Amen.